What's up sa inyo mga dudes? Good morning mga dudes! So this is it mga dudes. Ngayon na yung first booking natin. So ipapakita ko sa inyo paano ang process or paano tayo magtrabaho dito kay Joyride. Paano tayo kumuha ng passenger, no? So dito tayo nagsimula mga dudes. Dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Bago ang lahat, what's up sa inyo mga dudes? Check the mic and make sure it sound right, boys. Good morning sa inyo mga dudes. Masaya at mapagpalang umaga sa inyong lahat. Sana madami tayong booking na makakuha, no, mga dudes. Alrighty, alrighty. So mag-aantay tayo ng first booking natin ngayong araw na ito. Dito na tayo tatambay sa bandang Muson. Dito sa crossing. Tingnan natin makakuha tayo ng booking. So balikan ko na lang kayo mga dudes, no, pag nakakuha na tayo ng first booking. Pero bago ang lahat nga pala, alam ko nabitin kayo sa first video natin, yung nag-apply tayo kay Joyride. So hindi masyado detalyado yung video natin na yon, dahil yung video na yun mga dudes eh, medyo kinakabahan ako dahil first time ko mag-apply sa mga ganung MC taxi. So medyo hindi ganun kadetalyado or di ako masyado madaldal, no. So bibigyan ko kayo ng idea ngayon. Isasabay na natin to sa first booking natin ngayong araw na to. Paano ba mag-apply kay Joyride, no mga dudes? So first of all, kailangan kompleto ang ating requirements. So ano ba yung mga requirements na kailangan natin? Unang-una, syempre, professional driver's license. Kailangan, importante, professional po. Pwede naman po yung non-pro license, pero sa delivery lang po kayo ilalagay. Pero kung MC taxi, required po nilang required po nila na kailangan nila ng professional license. And then next, NBI. So yan, NBI, kailangan natin ng NBI. Isa sa requirements ni Joyride. Pero make sure na na-scan yung kanyang barcode, dahil marami na nangyayari or may nakasabay na ako doon na hindi na-scan yung barcode niya mga dudes. So much better mga dudes na-scan yung barcode niya, yung NBI. So bago kayo umalis sa pinagkuhanan nyo ng NBI, make sure na na-scan ang barcode niya. And the next, ito dalawa pagpipilian nyo, either barangay clearance or police clearance. So depende sa inyo dun. So kung police clearance mga dudes, okay lang, basta kuha lang kayo ng police clearance. Pero kung barangay clearance, make sure na meron nakalagay na ganito, na ganyan, or no record sa inyong barangay. After nun, ORCR ng iyong motor. Yan. Kung sa'yo yung motor, mga dudes, walang problema, ORCR na lang, dahil ikaw naman nakapangalan sa yung motor. Pero kung second hand nyo lang nabili ang inyong motor, katulad ng akin, second hand lang yan, magpo-provide po kayo ng date of sale. Date of sale pala. Yan. So, kailangan mapanotary nyo yan. Maklose nyo po yung date of sale na yan para proven na sa inyo na yung motor na yan. So, date of sale lang, mga dudes. Kung hiram naman sa inyo, kung hiniram sa inyo yung motor o hindi siya nakapangalan, for example, kayo mag-asawa ay nakapangalan sa asawa mo. So kailangan lang ng authorization letter lang mga dudes. The next, pag kumpleto mo na yung requirements mo, i-online mo na yan. So kailangan kasi mag-online kayo sa Joyride. So makikita niyo sa mga page ng Facebook. Hanapin niyo lang yung Joyride. Tapos doon kayo mag-online. So once na nakapag-online na kayo, and then huwag niyo na antayin na
mag-text sa inyo si Joyride. So, kinabukasan or ano, direkta na kagad kayo doon sa Joyride, mga dudes. Para mag-apply. And then, make sure, yung kanya, ang inyong dadaling motor, eh, kailangan all stock, mga dudes. As in, all stock. Hindi pwede yung naka-pipe, naka-mini side mirror, yung mga maliliit na side mirror. Kailangan stock na stock. Kung pagdating naman dito sa NMAX, B1 and B2, so huwag kayong mag-alala sa mga naka-side mirror na bracket na katulad yan. Eh, accepted nila yan. Accept ng Joyride yan. So, nag-apply ako na ganyan yung bracket ko, na side mirror bracket. So, in-accept nila yan. So, walang problema yan. And then, kailangan din pala, mag-provide na kayo kagad ng 2,500 pesos. Kung installment nyo yung uniform. Pero kung gusto nyo naman i-cash, pwede naman, 3,930 lang naman yun. Pwede nyo na i-cash kagad. Pero much better, mas mapapapayo ko sa inyo, installment nyo na lang. Babayaran nyo naman siya ng 60 pesos per day. So yan, katulad sa akin, 1,341 na lang. So, ano, isa-send naman nila yan. Ay, ano, kakaltas naman nila yan dun sa tinapap mo na 2,500. So, all goods naman yan. So, yun lang naman yung mga requirements saka mga kailangan natin bago tayo mag-apply kay Joyride. And, advice ko sa inyo mga dudes, para pumasa kayo sa pinakamahirap na parte pag nag-apply kayo kay Joyride is yung skills assessment. Payo ko sa inyo, manood kayo ng manood ng YouTube. Panoorin nyo ng panoorin yun. Paano yung ano, way, saan yung daan, para hindi kayo malito at alam nyo na yung dadaanan nyo. Ganun ang ginawa ko mga dudes. Kaya ako nung nag-skill assessment ako, parang wala, yung utak ko lutang, pero yung katawan ko kukusa na lang. Parang ganun. Dahil joke. Joke lang mga dudes. Basta yun lang. Payo ko sa inyo. Manood kayo ng manood sa YouTube. So yun mga dudes. Antayin, balikan ko na lang kayo once na may pumasok na sa ating apps. So yun, may first booking na tayo mga dudes. So kunin na natin to, no? O, accept. Then, tatawagan natin ang ating customer. Hello po, good morning. Joyride po. Hello po. Hello, paano? Papunta na po ako. Pantay na lang po dyan, ma'am. Okay. Pawit na lang po. Papunta na po ako. Salamat. So ayun mga dudes, pick upin na natin si ma'am. Dito lang yung banda sa bungad ng Marilao mga dudes. And then hatid lang natin siya sa Barte. Dito sa Caloocan mga dudes. Ang makakuha natin kay ma'am na cash is 113. So ibabawas pa ng 20% niya ni Joyride commission niya. So let's go! Uy ato, bayan! Okay na ma'am. Go na tayo ma'am ha. Sinclair ma'am no, sa Barte. Okay. Oh, tignan. Asan nyo yun ma'am? Haging ako kanina. Okay. Okay. Dito na kami ni ma'am. $130 na lang po ma'am. So yun, drop off na natin CCS. Dahil na drop off na natin, complete na natin yan para meron tayong pumasok na panibagong booking. So antay tayo ulit ng panibago natin booking mga dudes. So ganun lang ang process mga dudes, paano kumuha ng booking at paano natin ma-pick up and drop off ang ating passenger. Alright, so hanap na tayo ng pangalawa nating booking. Yeehee! Nakaka-drop off lang natin kay CS. So ang bills niya dapat is 155 lang. So binigay niya is 200. Magandang panimula ito mga dudes. Yeah. Lord. Nagantay lang tayo siguro ng mga 1 minute. So, dito lang banda.
complete na natin to. Dapat ang bills ni sir is 93. Ibigay sa atin is 100. Okay. Nagkata ngayon lang natin. Uy! Pumasok agad. 93. Joyride po. Morning po. Papunta na po ako, sir. Okay, thank you po. Okay po. Hello, sir. Nandito na po ako sa labas ni sir. Okay lang po. Sige po. Ah, kayo po yun, ma'am. Kala ko, sir, yung ano. Ah, si sir po yung nag-book. Popom. Ano na lang po. Pwede ma'am. Pwede po. Para hindi ka na nangyayon. Oh, sige lang po ma'am. Free din po yan ma'am.
O, balichas po, ma'am, no? Opo, sanay na pero. Ko lang po si ma'am. ID na po. Dudes, bali lahat na naging booking natin tong araw na to ay 13 booking. So tinotal ko na lahat yun, nasa 1,400 plus ata, kasama na yung di ko pa nababawas yung ano doon, yung gasolina ko, tapos yung top up. Pero more than 1.4 or 1.5 na ata yung kinita ko. So dito ko natatapusin ang ating video, mga dudes. Maraming salamat sa inyo sa pagsama sa akin dito sa bago nating journey dito sa Joyride, mga dudes. So asahan nyo na na madalas na video natin more on motorcycle taxi na, no? Dito nga sa Joyride. So yun, kung nagustuhan nyo yung ating video, please like, share, and then comment na rin kung meron kayong mga suggestion. And then, pakisubscribe na rin ang ating channel na, mga dudes. Para maingkaan nyo pa kung gumawa ng mga video. Lalo na sa mga ganitong content dito sa MC Taxi. So, huwag natin kalimutan, share rides na para happy ang ride. Peace!